Kumusta mga kaibigan? Ako si Teacher Lexer and welcome back to my channel. Last time we have discussed all about finding the GCF and finding the LCM. Now we are going to apply what we have learned in our new topic today, which is all about solving word problem. Handa ka na bang matuto? Halika at samahan mo ako sa panibagong topic na ito. Magandang araw sa inyo mga bata. Today we are going to discuss all about solving real life problems involving GCF and LCM of 2 to 3 given numbers. So ngayon, i-apply na natin yung mga natutunan natin about finding the GCF and finding the LCM. Okay, handa ka na ba? Sige, halika't pag-aralan na natin ang susunod nating topic na ito. Ang Pasko ay isa sa okasyon na talagang pinaghahandaan nating mga Pilipino. Bago pa dumating ang araw na ito, marami na tayong inahanda na dekorasyon sa ating bahay. So alamin natin kung ano ba yung inanda nila dito. So we have here the problem, the yellow lights in our Christmas decorations blink every 8 seconds. The red ones blink every 12 seconds. After we first plug in the lights, how long will it be until they blink together at the same time? So dito sa problem na ito, meron silang Christmas decoration. So alam naman natin yung lights na nagbi-blink, ito yung ating mga Christmas lights, tama po ba? So ngayon po, meron tayong yellow lights na nagbi-blink every 8 seconds. Then yung red naman ay nagbi-blink every 12 seconds. Ang pinakang tinatanong dito, kailan sila magbi-blink ng sabay? Okay po? So here we have what is us. Ano ba yung what is us? Ito yung pinakang problema. So the same time the lights will blink together. Okay, ano bang oras kaya sila magbi-blink ng sabay? Okay, next we have number 2. What are the given data? Ano po ba yung mga given data? So the given data are 8 seconds and 12 seconds. Next we have what is the word clue? The word clues are the same time. Yung sabay na oras. Kailan kaya mangyayari uli yun? So we have here what we call the continuous division. So, dahil ang hinahanap natin ay yung oras na yun, we have 8 seconds, we have 12 seconds. Ang tanong, saan bang pwedeng i-divide yung 8 at 12? So, pwede silang i-divide sa 4. So, 8 divided by 4 is equal to 2. Then, 12 divided by 4 is equal to 3. Mapapansin natin itong mga nasa baba natin ay mga prime factors na. So, wala nang number na pwede pang i-divide sa kanila. Kaya, ang mangyayari nito, kukunin natin itong mga numbers na nasa labas lahat. I-multiply natin sila. So we have here our solution. We have 4 times 2 equals 8. 8 times 3 is equal to 24. So the yellow and the red lights would blink together at the same time in 24 seconds. Okay po? So 24 seconds po, magbiblink sila ng sabay. So ito po yung pinakasagot natin sa ating problem. Maliwanag po ba ito? Sa klase, madalas nagkakaroon ng groupings. Okay? Bakit ba ginagawa ng teachers ang mga group activity? Para nang sa ganun, masanay yung mga mag-aaral na magtulungan sila sa group. Okay? Para mag-come up dun sa mga ginagawa nila, magkaroon sila ng tamang sagot sa kanilang mga activities. Maliwanag po ba yun? So, here we have the problem. Mrs. De La Cuevas' class is composed of 20 boys and 30 girls. If she's going to make groups of boys and groups of girls for the activities, what is the biggest number of children in the group if they are of the same number? So dito meron si Ma'am De La Cuevas na 20 boys at 30 girls. Ngayon gusto niya itong i-group. Okay, gusto niya itong i-group pero kailangan magkaroon ng parehas na bilang ng boys and girls. So, what is the biggest number of children in the group if they are of the same number? So, yun yung pinakang tinatanong. Kailangan parehas na number. So, alamin natin. So, what is us in the problem? So, the biggest number of children in the group if they are
of the same number. Okay? So, ito yung pinakang tinatanong natin. Ito yung pinakang problem natin. Hindi natin alam kung ano ba yung pinakamalaking number na magkatulad kung pinag-group sila ni Ma'am de la Cuevas. Okay po ba? Next, we have here, what are the given data? So, the given data here is, the given data are 20 boys and 30 girls. Next, what is the word clue? So, the word clue for this problem is biggest. Okay. So, sir, ano po ba ang ibig sabihin ng biggest? Pag narinig nyo to, biggest, largest, madalas ang hinahanap po natin dito ay ang ating GCF. Kasi ang ibig sabihin ng GCF ay greatest common factor. Maliwanag po ba? At sa paghahanap natin ng GCF, we are using the continuous division method. Tama po ba? So, here we have the continuous division method. We have 20 boys and we have 30 girls. So, yung 20 at 30, nagtatapos sa 0. So, divisibility rules, pwede silang i-divide kay 10. So, 20 divided by 10 is equal to 2. Then, 30 divided by 10 is equal to 3. Tama po ba? Yung 2 at 3, hindi na siya pwedeng i-divide. Tama po. So, ano yung magiging sagot natin? So, ang pinakasagot natin dito, itong nasa labas lang. So, our greatest common factor is 10. So, the biggest number of children in the group, if they are of the same number, is equal to 10. Maliwanag po ba yun? Sana naunawaan natin ang problem na ito. So, here we have now our math activity. We have here the problem. Mangkulas needs to divide a land that measures 24 meter by 60 meter into equal squares. The sides of the squares should be a whole number. What should be the largest size of the squares? So, hanapin natin ngayon kung ano ba yung pinakang problem dito. Okay? So, alamin ninyo what is as in the problem, what are the given data, what are the word clue. Okay? Tapos, you show your solution here. Pakita niyo yung solution niyo dito and then write the final answer. Maliwanag po ba yan? Sana masagot niyo ito ng tama. Maraming maraming salamat mga bata. Ito lang sa araw na ito at kita-kita tayo muli sa susunod nating mga aralin. Ayan guys, tapos na naman tayo sa ating discussion about solving word problem involving GCF and LCM. Kita-kita muli tayo sa mga susunod nating aralin at huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel ko. Maraming maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Shout out sa lahat ng mga magulang na mga mag-aaral sa Kabayan Elementary School. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa ating paaralan. Mabuhay po kayo.